Hello mga tol, welcome back. Ito ngayon, meron akong tanggap. iPhone 6S Plus. Ayan, 6S Plus. No power. No power siya. So, nakakabit na yan dito sa power supply yung charging niya. Pero wala siyang response. Ano lang, 0.00. Okay, check natin kung ano yung kiyasa na affected sa kanya. Okay. Ito. Mga bro, kung titingnan nyo, ano na siya. Nabuksan na dati. Na yung battery metal cover, battery terminal metal cover, saka yung LCD metal cover, LCD connector metal cover. So, ibig sabihin na galaw na to, nabuksan na. Ngayon ay titingnan natin kung ano yung pinakang issue niya ngayon. Check na. Lagyan ko muna siya ngayon ng power supply. Ito ay para malaman natin kung mag-on ang device. iPhone. Tol, kinabitan na, nilagyan natin ngayon ng supply, ano, sa battery, papunta ng power supply. Ayan na. Okay. So, i-power on natin ngayon yung power supply. Napaka-taas ng current niya at bagsak yung kanyang voltage. Ang laki ng difference. Okay, tanggalin natin. Ayan. So yan ay naka 3.8 voltages. Ayan lang ito. Okay, so ibig sabihin, shorted ang unit. Okay, short. Titingnan niyo mga bro, dito yung naka-connect. Ayan siya. Para dun sa power supply. Ayan. Ayan open. Ayan. Okay. Ayan. 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 For the second time. Make it sure. Bagsak ang voltage at ang very high current. Yan. Check natin ngayon kung anong piyasa yung shorted sa kanya at kung saan rin, kung DCC main line o sa secondary distribution line. Okay? Okay, gamit tayo ng tester ngayon. Diode mode. Alamin natin dito sa kanyang terminal yung diode mode niya.
Okay, yeah. So reverse natin. Kung titingnan nyo yung reading niya, 406. At pag naka-reverse, 44, ayan. For something, 39, 38, okay, yan. So yun yung dapat na normal niya. And then pag na-reverse, may short siya. Ayan, ano? Yan. Saan ba ang shorted niya? So pag ganyan ang shorted niya, hindi yan nasa BCC, hindi yan pivot line, ano? So possible, BCC line ang kanyang shorted. Pagdating natin niya. So ang result, hindi talaga siya mag-charge. Hindi nag-power on, hindi mag-charge. Dahil shorted ang BCC. May shorted siya. Full shorted yan kapag ganyan. And possible na BCC line. At itong unit na ito ay may history ito ng nabasa. Kasi makikita dito, ito medyo pumula ng yung ano, yung indicator kapag nababasa, no? Ganun din dito. Ayan. Ayan. Okay. And then, ito. So, hindi pa naman nag-allow dito sa likod, sa part ng backside. Wala pa rin naman allow dito. Yan. Ngayon, alamin natin ngayon kung saan siya magka yung short niya. Saan area nagkaroon ng short. Thank you.
to mga bro. After na alisin ko to, ay meron siya dito nabasa sa areyang ito. Dito ano? May corrosion. So possible na yan na yung problema niya. Kaya shortage siya. Okay, may isa akong capacitor nakita na corroded. Dito. Dito ano? Sa area nito. Pero bago yun, i-try ko muna siyang i-cleaning. I-cleaning ko muna baka sakaling mawala yung short. So ito kasi, pansin ko kanina. Ito, halatang umiinit itong area mo. So, linis muna. Makukuha sa linis. Lagyan natin ng heat na may flux. Liquid flux. Ito, tanggalin ko na rin yung kaninang capacitor. Shorted. Para malaman natin kung ito lang yung naging dahilan. Itong capacitor lang. So mga bro, mga tol, habang iniinit ko siya, naamoy ko parang amoy pamangha. Or maaaring pamango ang nakaano dito, naka basa. Okay. Check natin ngayon kung shorted pa siya. Ayun. So shorted pa rin siya. It means hindi yung capacitor ang kanya sira, no? So nag-shorted, hindi yung capacitor ang nag-shorted. So possible itong IC kasi dito lang siya may corrosion. Ano? Ngayon tatanggilin natin yung IC na yon. Okay, anong IC ba yan? Yung aking tinutukoy. Check natin ngayon sa diagram. Asa na ba yung aking phone board? Open tayo ng phone board. iPhone 6S Plus. 6S Plus. Capacitor na aking tinanggal kanina, C2120. Ang corrosion niya ay nandito sa area na ito. Okay? Nandiyan sa area na yan. Tinanggal ko yung C2120 pero shorted pa rin. Okay? Ang mga kasama lang niya, ito, capacitor na C8837 at yung audio IC. Okay? Kung titingnan nyo, ito ay kasama sa BCC main. Ayan. No? BCC main ang line na yan. Ayan, i-remove ko ito. And then,
malalaman natin kung sure pa rin after i-remove ito icing ito. So kinakailangan alisin mga bro itong IC kasi sa corrosion niya, based sa corrosion niya, maaaring napasok yung ilalim ng IC. Nagkaroon ng short doon sa kanyang balls, sa mga pad niya. Okay, we'll check it. Ayun, maganda naman yung tanggal natin. Maganda naman. So, ibig sabihin, kung walang problema dito, may babalik pa rin natin siya na hindi na kinakailangan i-revolve. Dahil maganda naman yung pagkatanggal. Alamin uli natin, shortened pa ba siya? Ayun, shorted pa rin siya mga tol, mga bro. Ngayon, okay naman yung IC, mamaya pwede nang ibalik yan. I-check ko lang dito sa kabila, kasi baka sakaling may corrosion dito. Yan. Para hindi tayo ma-ano masyado. Check muna natin dito kung may corrosion sa power section. Gumagawa ka ng reprogram ng Xiaomi. Xiaomi ano? Ayun. Ayun. So, meron din siyang short. Dito may corrosion. May corrosion din siya doon sa area ng display section, display IC. And then itong mga capacitor dito. So possible isa dyan yung mga yung dahilan. Ngayon madali naman nating matitrace yan kung saan dyan yung nagka-problema. Check natin. Apply natin ngayon ng lux. Yung area na may corrosion. And then, lalagyan natin siya ng supply. Dapat yung supply na mataas. Yung nag 3 amperes. Lagay muna natin. And then, kung may supply na siya, power on natin yung power supply. And then tingnan natin kung alin yung magiging ano sa kanya. Mabilis mag. Okay.
natin kung alin yung mabilis matutunaw ang flux. So kung dito yan, ayun. Check natin ngayon dito. So, maraming napek doon sa kanya. Check na rin natin dito. Okay, may ilang side na may corrosion. Natin ulit. Dahil ayun yung lumigay, gagawin natin ngayon, voltage inject tayo. Voltage injection sa VCC main line tayo mag inject. So, pwede dito katabing ito, inject tayo ngayon ng ito, napapansin ko itong capacitor na ito yung nagre-react. Ito C3615,
siya yung nagre-react kapag nag-i-inject ako. Ayan. May tatanggalin ko siya para malaman natin kung doon ang dahilan. So wala naman akong short killer, kaya voltage inject lang. And then naalamin kung saan yung capacitor na nagre-react. Ibig sabihin mas yun ang mas malakas uminit. Ayan mga tol, kung mapapansin nyo yung capacitor na tinanggal ko, ayun, shortage siya, no? Check natin ngayon dito sa board ulit yung shortage pa. Ayan, nawala na yung shortage niya. So tingnan natin sa tester, ha? Tingnan nyo mga boss sa tester. So, yung aking tinanggal na capacitor kanina, tayo na ang buzzer mode. Buzzer mode lang tayo. Para kahit hindi nyo natingnan. Ito yung capacitor, ano? Masyadong maliwanag. Bawasan natin. Adjust natin. Ayan. Ito yung capacitor. Bawas pa tayo. Ito yung capacitor. Yan yung tinanggal ko kanina. Dito sa may baseband PMU. Okay, yung C3615. Na yan ay connected sa BCC main line. Yan. Ngayon, pwede ko nang ibalik yung dito, yung tinanggal kong nauna kanina, na isang capacitor at yung IC. Capacitor. Ibig sabihin itong capacitor na itong uminit kanina, doon sa yung nakikita na mainit siya, it means yung parang nasunog dito sa ano niya, dito, no? Hindi yun yung shorted. Ayun. Dito yung parang nasunog. Ayan. So hindi ito yung dahilan. Ngayon, balik ko muna yung capacitor. At ganun din yung IC. Ayan, gumala nga yung kanyang IC. Ayan, gumala na siya. Disconnected na yun. At yung isang capacitor na short, papalitan natin from the donor board. Galing sa donor board.
Bago ko ikakabit yung bago yung kapalit, check ko muna kung hindi shorten. Para sure na walang short yung capacitor na aking ikakabit. Okay? Ayan, wala naman. Ayan, good naman siya. Walang shorted. Once na mailagay na natin yung pyesa, malamigin lang and then lilinisan. Doon sa area ng charge ng degrees, medyo inabot din ang basa, may corrosion. Kailitan ko ng konti and then saka lilinisan. Mas mabilis linisan yan kapag in-apply natin ng flux. Yung mga corrosion niya, sumasama yan pagtanggal. Papalambot ng flux yung corrosion. Ayan mga tol, napakarami ng inabot ng basa niya, yung nabasa na area sa kanya. Merong nabasa dito sa power section. No? And then dito sa may BBPMU section, doon sa audio section, actually ito ay ano to, sa vibrate, ano? Vibrate, okay? Sa vibrate section niya, ito. So yan ay connected sa solenoid. Yung sinabi yung solenoid, yun yun sa vibrate. Siningit na isa. May nakasingit na dun eh. Pwede na natin itong linisan mga bo. Linisan natin siya nitong mechanic. Okay. Courtesy of Brad Dante. Ngayon, lagyan ulit natin siya ng supply para malaman natin kung magpa-power on na ba siya. Okay. Pwede rin yung gamitin natin yung kanyang power supply. Power supply muna tayo.
Matitingnan yung mga bolt. Ito na ngayon yung supply niya. Ayan. Ayan. So hindi na siya short. Ayan na. Tapos natin. Ayan. Ayan na. Then i-power on natin. Para malaman natin kung mag-o-on yung unit. Device. Okay. Power switch on. Ang power switch on yan. Ito. Gilid and then ground dito. Okay, itong gilid niya. Ito siya mga bro. Yeah. Okay. Wala siyang nakalagay na LCD. Yan ang gilid niya. Ayan. Lagyan natin ng LCD. Lagyan natin ng LCD. Check muna natin yung LCD niya kung walang epekto ng corrosion. Wala. Matatabunan ang kanyang sa switch. So kung matatabunan nyo sa switch, kinakailangan kabit natin siya sa USB. Ayan. Okay, tabunan ang switch. Matatabunan ang switch, ilagyan natin siya ng battery. Ay, yung battery niya medyo sira nito mga tol, mga bro. No power, shorted. Hindi rin siya nagcha-charge dahil nga shorted ang unit. Ngayon na alamin natin kung may display na siya kasi nagpa-power on na siya. Ang naging shorted niya, isang capacitor. Connected sa BCC mainline. At yun yung capacitor number C3615. Okay. Connect natin yun sa charging niya. Power switch. Okay. Lagyan din natin itong LCD. So yun mga bro, no? Kabit ko na yung LCD niya, yung charging niya, port, lagyan natin ang battery. Ayan.
And then i-charge natin. Kanina, ang reading niya sa charging, shortage siya 0.005. Okay. Ngayon, tingnan natin yung magiging reading niya. Kapag siya ay nakasaksak sa charger. Okay. And then, tapos. Tingnan natin kung may display ang unit. Ayan mga bro, no? So nag-on na yung unit. Ayan. Connected siya sa charger. Ayan. Okay. Natin. Disabled, try again in 15 minutes. Ayun. So meron siyang password, passcode. Pero at least na solve na yung problema niya na hindi nagpa-power on, hindi rin nag-charge. Ngayon normal na yung kanyang charging. So yung mga tol ang naging problema niya kanina na shorted na capacitor, itong C3615, ito no, yan yung naging shorted. Okay, so walang ganong apektuhan, walang naging ibang shorted maliban dito. Kita niyo naman yung troubleshooting procedure ko, kung paano ko siya inanalyze. Ano yung kanina, yung una, yung pag hindi ko pa binubuksan yung device at i-charge ko, ay nagre-reading siya sa current sa charging ng 0.005. So kapag gano'n, ibig sabihin hindi nga nakakapasok yung kuryente, hindi rin nakakarating ng battery. Okay, so binablock nung shorted na pyesa sa PCC main yung kuryente. And then, ikinunit ko siya sa power supply, yung mismong sa battery terminal niya, at ang reading niya is shorted. Ang taas ng current na bumabagsak yung voltage. Ako rin siya ng voltage drop. Okay. Yan. And then yung procedure ko, kung paano ko na-trace yung shorted, check muna yung mga corroded na section. And then, para malinisan siya, lagyan natin ng flux. No? And then, pag nilagyan natin ng flux, pwede tayong mag-voltage inject ng mas mataas na current doon sa VCC main. At i-observe mo ngayon kung alin yung capacitor na nagre-react. It means kapag inject mo yung capacitor niya, parang biglang nagre-react yung flux sa ibabaw. Ayun. So yun yung naging procedure ko. Kaya nakuha ko agad kung alin yung shorted na capacitor. Actually, ang tinanggal ko lang, nasa dalawang pyesa, no? Capacitor, yung IC, na una ko nakitang corroded. So, but, napag-alaman ko nang tinanggal yung IC, hindi naman corroded yung ilalim. Okay, so yan lang mga tol.
kaya mga bro, console. Okay na yung device, no? Ay, 94% charge siya.